Sa wakas, ginawa na ni John Amores ang unang hakbang para sa kanyang daan tungo sa pagbabago. Ito'y matapos bumisita ang dating Jose Rizal University forward sa ensayo ng College of St. Benilde kamakailan para humingi ng tawad sa kanyang pagsuntok sa kanilang tatlong player sa kanilang laro ilang linggo ang makalipas. Ito na kaya ang simula ng daan patungo sa kanyang pagbalik sa tamang landas? Nagsisimula ng magbayad si Amores sa nangyari noong ika-8 ng Nobyembre kung saan nilusob niya ang bench ng Blazers at sinapak si Jimboy Pastoran, Tane Davis at Migs Oxon sa kanilang NCAA men's basketball game na tuluyan ng inabandona bago matapos ang fourth quarter. Pinatawan ng NCAA si Amores ng indefinite suspension isang araw matapos ang insidente. Si Mark Sangko at Chris Flores naman ng St. Benilde ay pinatawan ng kani-kaniyang two-game suspensions matapos sumali din sa suntukan. Sina William C. at Ryan Arenal naman ay naban din ng tigda-dalawang laro matapos gumawa ng disrespectful acts sa NCAA Mancom representatives. Nadagdagan pa ng isang laro ang ban ni C. matapos siya pumasok sa loob ng playing court kasama sina Jason Tan, Joshua Guiab, Jason Celis, Marwin Junicio, Mark Abawag, Jonathan Medina, Carl De Jesus, at Christian Gonzalez at ang Blazer Center na si Ladis Lepalam. Ang mga referee na tumawag sa laro na sina Anthony Sulit, Dennis Iscaros at Antonio Baguion Jr. ay pinatawan din ng preventive suspensions hanggang sa maklaro nila ang kani-kanilang panic. Bukod sa NCAA suspension, pinarusahan din ng JRU si Amores ng sariling indefinite ban at gagawa silang sariling imbestigasyon sa naganap na away. Sa pag-aaral ng Jose Rizal University, napagdesisyonan din ng eskwelahan na tanggalin na ng tuluyan si Amores sa Heavy Bombers at sa ano pang mga sports program ng eskwelahan. Bukod dito, sinuspindi rin si Amores sa kanyang mga klase at kinakailangan niyang dumaan sa community service. Makalipas ang ilang araw, gumawa na nga ng hakbang si Amores para itama ang mga mali matapos bisitahin ang Blazers sa ensayo. Sa tingin mo, karapat dapat bang bigyan ng second chance si Amores? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at hit ng notification bell sa spin.ph. para lagi kang updated sa latest sa mundo ng sports.